pa nakukuha yung kanyang ultimate. Sobrang late pa ng magiging timing ni Pylight Eyes of Raising Potato. Tiis ka lang dyan, Bo Bimbs. Ay, patay to si Bimbo. Hindi sapat yung kinagat niya na tao. Guys, first blood na nga. Kinakuha ng NGXC. And that first blood is brought to you by PNXBet. Don't forget to use our registration code Lupo and WXC para ma-unlock nyo, guys, yung 100% bonus upon registration na abot na up to 5,000 peto. Pero syempre, huwag kakalimutan responsibly. No, bet responsibly lang mga kaibigan. Pero no, right from the start, parang hindi ko talaga gusto. Makakapag-out din eh, pero Bimbo, our mid one on the bottom lane, tinatlo na po. Uy, sayang yung spear for Mizu, but yung kaldag kinansel na lang muna ni Alacrity mid one. Mukhang makakatakbo pa rin naman yata. No, disable. Jokon doesn't have the mana, but still, mid one is dead. And ang ganda ng presensya doon. And ang rotation ni Dawnbreaker instead of a setup. Kasi kung isa setup niya yan, naduraan na siya ni Viper. Ang dami nang pwede mangyari. Pero speaking of Dawnbreaker, re-respawn na naman siya on the top lane. Bubuy, magsusurvive ba? I think no, but mamatay din si Raging Potato. So still, that's a win for NGX. And dito kasi Solar Guardian, hindi naman third skill. Oo. Matik meron na, pero mid one on the bottom lane, makokorono pa ba? Gagamitan pa ba ng dahas? Hindi na kinakailangan. He is dead. Black hole. Andyan din yung mga pang-abang nila, yung Cyclone ni Brewmaster. Spoilers well, andyan din. Yes, so andami. May mga pang-counter go yung SMG just in case mag-fail yung NGX. Pero speaking of Solar Guardian, na nabanggit nga ni Casey, masusurvive ba ng mga kampi dito? Ni Alacrity yung kill ng SMG? Nope. And Raging Potato kanilang hinahabol na nga sa ngayon. Dreymosel, pinupusuan na lang yung kanyang time lock. Pero kinrono na etong si... Anong sunod na boss naman yun? Brewmaster. Pero Raging Potato, teka lang, tinamaan ba siya dito ng black hole? Hindi pa, mga sir, because of the chaotic offering na nakaka-cancel agad. But with that team fight, guys, team wipe po. Team wipe! Na makukuha at mapapala ng... Hindi natin nakita kanina nung game number one, yung mag-dominate si Moon. Tama. Pero ngayon, di ba, umu-okay-okay na, nasa hulog na. And speaking of Moon, naghahanap na naman siya ng mahuhuli niya with a haste rune. Okay, walang mana yung Zeus. Salamat ka, Moon, kung hindi patay ka! Diyos ko! Buti walang mana sa Thunder God's Wrath! Pero baka na-timingan niya ng phase shift, di natin alam. Pero buti na lang walang mana, kasi kung hindi, baka tinry na ni Jokam and baka hindi nakapag-react si Moon. And Diyos ko po, nakakakabagal. Guys, last time, nakinig ako ng parang interview ng RSG. Kanina daw din sila pinaka-natatakot, pero Mars! Takot ka ba? Okay. Mukhang siya na yung natakot, Casey. Pero mabubuhay pa yata. Nakarating pa yung mga kampi dito ni Mizu. And what a play from NGX. Mizu is still alive. Naprotektahan pa siya ng kanyang Arena of Blood. Pero napatay pa rin naman siya netong si Moon. Sa ngayon, Black Hole. Napakagandang ganti naman yan. Coming from Apu. But still, Apu will die with the tower hits. Bound the strike is there. Natambayan pa nga nila yung Wukong's command. Kaso Alacrity may nakaldag. And that's part na mamamatay. Hindi na makakapag-jaunt out. 4-4-3 exchange, guys. Hahabulin pa ni mid one. Eto si Bombuy. And makikita nga ba yun ang ating tanong. Andyan yung amulet. Alam ba ni Bimbo? Waiting lang po kami. Ma-share niyo yung stream. Pag hindi, guys, ipapaban namin. Tat lang, pero mabubuhay. Ang aggressive mo naman. Uy, available nga itong Chronosphere. Mahuhuli ito si Pylight Eye. Uunahin nila this position 5 Brewmaster. Napakunat pa. Ito si Dreamersel sa ngayon. Pero makaka-outbound the Wukong's Command. I think yung Faceless Boy, yes. Pero naiwan na si Alacrity. Meron buyback si Alacrity. Pero he doesn't have the ultimate para bumalik on the top lane. Dream Coil on the Dreamersel. Nakita pa nila ito, Faceless Boy. Ako po, napipigilan siya sa pag-alis. No more time walk. Because of the Midnight Pulse. Patay ka talaga, diha. Tatlo, yes, ubos, high grounds na ba pwedeng ito? Pwedeng pwede ito. Push? Yes. Oh, yes. No. Pwedeng pwede agad, pero si Mars sa palipado. Dedepensa na nga lang talaga sana. Nakita pa si Bombuy. Uy, pinapatagal nilang dalawa. Yung timing dito ng SMG on the high grounds. But still, Bombuy will die. And sino yung naka-TP out? That's Enigma na makakaalis. Enigma. Nandito na rin, guys, itong... talaga siya ngayon, makukunat. Pero uy, Pylight Eye.
Kunat nga rin bata si Twilight Dice, hindi pa mga sir. Pero Moon with the Haste Rune, sobrang swerte ni Moon. Kanina pa nakakasecure ng Power Runes, pero kaya ba niya mag-survive with that Haste Rune, Illusory Orb, Jokam ka nilang makikita. Pero Moon, makakaalis na kasalubong yung creeps. Buti na lang merong bottle, and ngayon bombay pa yung kanilang pupunteriyahin, Nether Toxin, para malunod na at malason itong si Warlock ng SMG. Uy, sakit na na! Ay, naku po na matay! Si Apu, pero hindi na makakaalis pa. Itong si Zeus doesn't have the buyback, pero chaotic offering magagamit na nga. MK is down for 53 seconds. Nakuha naman ng SMG yung kanilang gusto, which is the tier 3 tower, pero makukuha rin ba ng NGX yung mga dapat nilang kunin na heroes? And yes sir, tatlo patay na, pero that is only the Aegis na mapapop for Moon. Lalaban pa yata itong si Moon. Magda-dive, Alacrity pinanggigilan niya, and Alacrity is dead. 73 seconds magpapahinga, samantalang itong si Bombi inuli sa pack, yun ang major problem nila. Pwede siguro i-chrono mamaya, kaso kadalasan kasi ang nahahagip sa chrono is si Pylaidai. Buti na lang kamo, nakita nila si Pylaidai na nag-iisa. At least mamaya kung magkaroon man tayo ng teamfight, hindi na siya kailangan i-chrono pa ni Faceless Void. So switch na lang siya ng target, meron naman siyang BKB dyan, para kahit pa paano makalapit sa may POC later on. Huwag lang mamamatay si Alacrity. At tamatay na nga si Alacrity. Buyback immediately ang kanyang magagamit. Napigilan din naman etong Black Hole. Pero may Chronosphere on the other side. And sino yung nahuli? That's Viper na Moon pala yung nahuli niya. Pero walang naging silbi etong Chronosphere na Demon Cell. Sobrang layo on his teammates. But still, nakakapatay ng mga needed heroes etong NGX. Joka makakaalis. Same goes for Faceless Void. Kailangan nilang pigilan si Raging Potato. Nakaldag na nga. Pero where is the follow-up damage? Ayun yung Nimbus and Raging Potato. Nakakalabit pa. He is dead. Tatlo patay sa SMG. Puck nangungulit sa ngayon. Pero I think Puck, kailangan niya ng palipasin to. Mahirap ulihin. Walang Chronosphere. So, problema rin, sakit din sa ulo to. Pero speaking of Pylaidai, siya na naman yung mapag-hitripan eh. Wala kasi siyang primal split eh. 78 seconds magpapahinga si Pylaidai. Pero Alacrity, mag-dieback to. Diyos ko po, pumabalakpak to si Pylaidai. Nice trade. Nice trade, nice I trade love talaga. Nakangiti pero Viper pa. Tumu, Viper na lang, di pa nila mahuli kasi naandyan si Puck. Nanggugulo nang nanggugulo itong si Moon, the CEO, and CEO is doing it, ha? Grabe performance from Tiny. From Tiny na hindi ramdam to Puck na sobrang na palo. Ay, naku, nahuli pa si Dreamersal GG na yata pag nahuli pa to. Pero meron naman palang buyback, pwede pang mag last team fight. Yung EGX ang gustuhin nila, Raging Potato yung kanilang mapupunteriya, Time Walk, Time Dilation magagamit, pero hindi niya masugot-sugot. Walang vision. Yung NGX, takot din si Dreamersal kasi wala siyang BKB. So, kailangan mag-ingat ni Faceless Void, and sobrang dami na nila kailangan. So, dahil nga si Moon na-reach niya yung desired level niya para maging sobrang kulit niya. Tsaka naging maganda rin naman yung lane plus rotations niya. Ganito na yung naging resulta for the Puck. Puck na sobrang kulit. Puck na sobrang hirap hulihin. Kita mo naman, oh. Trabaho lang by Mid One and Raging Potato. Tapos lumilikod-likod lang. Eto si Puck. Nimbus under Monkey King. Mahuhulog siya. Pero sino yung na Chronosphere? Nasama na ngay Puck. So I think kulang yung damage dito ni Trimo sa Lazar. Pa nga yung ultimate ni Zeus. Pero may buyback. Eto si Puck. Babalik sa teamfight. At least napatay nila. Etong si Moon. Yun ang pinakamahalaga. Nahuli rin nila si Pylaidai. And Pylaidai, makakatakas ba? Hindi mga sir. Mid One nandito na rin. Nakikipaglaban sa ngayon kay Alacrity. Pero Alacrity makakatakas pa. Ang bilis bumalik ni Puck. Diyos ko po, bakit nandito na ulit etong si Moon? Nagwawala na ulit to. And ngayon na walang Chronosphere, wala rin si Dreamersal. Tulad yan na sabi ni Casey, wala na sila talaga magagawa. And eto na yung perfect play from SMG. Their combo worked so well on the last few seconds ng ating team fight. Ultra kill para kay Mid One, Team Wipe, and GG. We are gonna go to game number 3. For new updates and highlights on your favorite Dota games, both locally and internationally, don't forget to subscribe on Kuya Nick YouTube and Kuya Nick Facebook. Also, don't forget to hit the notification bell. Lastly, don't forget to like and share the video. See you!